Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan na aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Laetare na mula sa wikang Latin na ang ibig sabihin ay magalak. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat ang Diyos sa kaniyang pangako ay tapat at siya ang amang naghihintay sa ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos bilang mga kaibigan, hindi nakaaway at hinirang niya tayo upang ipagpanumbalik sa kaniya ang mga tao. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari.
Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi yan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay, kahit na ang daay iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin at tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ikabubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad nyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahihiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim, ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon na nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakikita sa kaniya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga, hindi kamukha lamang, wika naman ang iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dilala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo." Ani ni Jesus, "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil umagang-umaga ngayon, batiin po muna ang ating mga katabi na magandang umaga o good morning. Ayan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo na ng Kwaresma. Ito rin yung tinatawag nating Linggo ng Laetare. Ang Laetare na pakinggan natin sa simula ng Misa ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin, kagalakan o pagsasaya o rejoicing sa wikang Ingles. Kung inyo pong mapapansin, mula nang buksan natin ang panahon ng Kwaresma noong Miyerkules ng Abo, 29 na araw na po ang nakalilipas at masasabi naman talaga natin na tayo ay nasa kalagitnaan o kalahating bahagi na ng 40 araw ng Kwaresma. Kaya nga po ang magandang katanungan sa araw na ito ay kamusta na po ang ating mga pagninilay at pagtitika. Naging tapat ba tayo sa ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawang gawa? Ito ba ay nagtulak sa atin tungo sa mabuting pagbabago? At nagbunga na ba ang ating mga pagsasakripisyo? Kaya nga po ang mga pari sa araw na ito, kung inyong mapapansin, ay nakasuot ng kulay rosas bilang palatandaan ng pagdiriwang o kagalakan, lalo na kung tayo ay naging seryoso sa ating mga obligasyon bilang mga anak ng Diyos. Dahil dito, makakaasa tayo na magiging masaya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon na ating inaasahan at inaabangan. Masaya sa kadalhilan ng tayong lahat ay hindi iniwan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Alam ko, nararamdaman ninyo, tunay na nanatiling tapat ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iniwan sa ating laban. Kaya maaari bang pumalakpak ang mga kadibotong hindi iniwan ng ating Panginoon? Mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon, nanatiling walang hanggang liwanag at ilaw ang ating tagapagligtas, ang ating Nuestro Padre na nanatiling tapat. Kaya nga po't maliwanag nating narinig sa ating Ebanghelyo sa araw na ito kung paano pinagaling ni Jesus ang taong ipinanganak na bulag na walang ginawa sa buhay niya kung hindi ang mamalimos. Wala siyang ibang magawa sa buhay dahil pawang kadiliman ang nangyayari at ang kaniyang naging pamumuhay. Kaya naman masasabi natin na napakahalaga po ang mga mata sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mata, nakikita natin ang kagandahan ng bawat nilikha ng Diyos. Ang liwanag ay ating nasisilayan.
Ang mga kulay ay ating natititigan. Hindi lamang yon, kung tayo ay may mga mata, nakakapaglakad tayo ng maayos, hindi tayo mabubunggo at malaya tayong makakakilos. Subalit sa ating panahon ngayon, nakakalungkot pong isipin na kalimitan ay hindi natin nagagamit ng tama ang ating mga mata. Kapag may kakulangang pisikal ang ating kapwa, agad itong nakikita ng ating mga mata. At minsan, pinagtatawanan natin sila. Minsan naman, ginagamit natin ang ating mga mata upang husgahan ang ating kapwa. Hinuhusgahan agad-agad natin sila na hindi pa natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Mahilig tayong mamuna samantalang hindi natin nakikita ang ating mga sarili. Alam po ba ninyo, noong kapanahunan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang pagkabulag ay itinuturing nilang sumpa ayon sa mga Hudyo. Ito ay nangyayari dahil sa kanilang pagkakasala o kaya naman dahil sa namanang kasalanan mula sa kanilang mga magulang. Ngunit binigyan ito ng panibagong kahulugan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mula sa pagkabulag, patungo sa pagkakakita. Ito ay palatandaan na ang Diyos mismo ang tunay na nagbibigay sa atin ng dangal. Nais niyang makita natin hindi ang material na bagay, ngunit nais ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na makita sa araw-araw ng ating buhay, sa ating mga kapwa, ang pagmamalasakit, ang pag-ibig, ang pagtutulungan, at ang pagdadamayan. Nais niya, huwag tayong masilaw sa kinang ng katanyagan at karangyaan. Nais niya, makita natin ang liwanag ng kabutihan at kagandahang asal. Kaya nga lagi po nating pakatatandaan, mahirap na mabuhay na walang mata, ngunit mas mahirap mabuhay ng nagbubulag-bulagan. Uulitin ko po, mahirap mabuhay na walang mata, ngunit mas mahirap mabuhay ang mga taong nagbubulag-bulagan. Huwag tayong magbulag-bulagan kung nadadala na tayo ng ating mga emosyon. Kung alam natin na ang ating kapwa ay may kapintasan at punong-puno ng kahinaan, tulungan natin sila. At huwag natin silang pagtatawanan at huhusgahan. Dahil hindi panghuhusga ang kanilang kailangan, kung hindi ang ating malalim na pangunawa. Hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Baka kasi mas mabigat pa ang mga dinadala nilang mga problema kesa sa mga problema na mayroon tayo. Huwag din po nating kakalimutan, hindi sapat na may paningin tayo upang makakita at makarating sa liwanag. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, nakakakita pero nananatiling bulag. Hindi nila tinanggap ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nakakakita sila, ngunit bulag sa katotohanan dahil punong-puno sila ng kanilang mga sarili at pagkamakasarili. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng Kwaresma, hindi po dapat sarili ang ating iniisip at pinaglilingkuran,
kundi ang ating kapwa at ang ating Diyos. Gamitin natin ng tama ang ating mga paningin upang tayo ay makatulong, makagawa ng mabubuting bagay, upang tayo'y maging isang inspirasyon at upang tayo ay patuloy-tuloy na magmahal. Sinabi nga po sa ating ikalawang pagbasa, kung dati nasa kadiliman tayo, ngayon nasa liwanag tayo sapagkat tayo ay nasa Panginoon. Mamuhay ng nararapat dahil tayo'y naliwanagan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakaliwanag po ng ibig sabihin ito. Kung tayong lahat naniniwalang naliwanagan na ng ating Panginoong Diyos, nasumpungan na natin ang tunay na liwanag. At dahil tayo mismo ay naliwanagan ni Kristo, dapat din tayong magsilbing liwanag para sa iba upang ang ating mundo na punong-puno ng kadiliman ay unti-unting magliwanag din. Yan ay sa ngalan ng pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig na kaloob ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayong siyang sundan bilang mga liwanag ng ating mga buhay. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama,
pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag, o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin, aminawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minabuti niyang maging hindi naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kaniyang maakay sa pananalig. Nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kaniyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong mga banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay nga pong ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang tunay na tanglaw at liwanag ng mundo. Naway gamitin natin ang ating mga mata upang masilayan ang tunay na liwanag. Lagi nating aalalahanin, hindi lahat ng nakakakita nakakasumpong ng tunay na liwanag. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold his temple. Oh, Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face, hide not your face, hide not your face from me. The Lord is my light and my help, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold his temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face, hide not your face, hide not your face from me. Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan sa darating na ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang po ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ang aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.